Welcome to another video lecture on the area moment method or the deflection of beams using the area moment method. So this time we'll be solving the maximum deflection, slope at A, C, and D, and then deflection at D. Now for this video lecture, I will be determining the maximum deflection and slope at A and C. So this will be your assignment. You're going to determine the slope at D and then deflection at D. So anyway, I will explain yung flow mamaya. Okay, so let's start. Una, solve natin yung reaction. Okay, di ko na isusulat yung reaction. So kaya mental na lang to. So we have C. Ito yung CY. And ito naman yung AY. Okay, we have AY. Okay, solve nyo na. So, kaya nyo na yan. So, 180 times 5 plus 15 times 5 meters. 3 meters pala to. Hindi to 5 meters. 3 meters to. Yun kasi yung given sa book. 3 meters. Yan. So, 3 meters 3 times that is 11.5. Okay, divided by 10. So, 141 to. So, CY is 141.75 kilonewton. And then for AY, summation forces, vertical na lang tayo, 180 minus 15 times 3 minus 141. 180 plus 15 minus 141.75. So, 15 times 3. 83.25 to. 25 kilonewton. So, yan. Yan lang yung reactions. Okay, so that will start with our solution sa dito. So, yung elastic curve. Okay, so part A. So, hindi na kailangan yun. Kaya yun yung isolve yun. Yung elastic curve. So, what will be the deflection? So, ito, because of this loading. Okay. So, ito, magde-deflect to. So, magde-deflect ng paganyan. And then, dito naman, itong ganyan. Okay? Yung sarap elastic curve na. So, drawing ko lang dito. So, let's see. Dito na lang kasi kailangan natin mamaya. So, 3. Pati dito. So, ito yung mga points. Let's say A. Yeah, B. C and D. So, drawing ko lang yung zero dito sa C. Oops, sorry. Sa C. Yun. Tapos mag-zero dito sa may C. Let's say yan yung elastic curve. So, i-darken ko lang using ito, nakapal sa okay, yung kulay red. Ayan. Although hindi yan perfect, pero magsasagaan na yan. Yun. So, ito na yung elastic curve natin. Elastic curve. So, this will be our elastic curve, yung kulay naka-red. Okay, so we'll start. Let's say ang maximum. Unahin natin yung maximum deflection. So, alam natin ng maximum deflection happens when the slope is 0, nandun yung delta max. Okay? Ngayon, saan natin nilalagay yung M? So, let's say ilagay ko lang siya muna dito. Okay? Let's say ito yung point M. Okay? Yan, then, yan yung maximum deflection. So, i-drawing ko lang dito sa elastic curve. Nandito siya na point. Okay? Let's say M. So, ito yung B naman. So, ito yung sa may D. Now, dito sa M, alam natin, zoom ko lang, okay, alam natin na ang slope dyan is 0. So, almost horizontal dapat dito. Okay? Okay, so tangent sa... So, ito yung sa may tangent sa may... Oops. Okay, so ito yung sa tangent sa may... Ooh. So, tan at point M. So, ang slope dito
is 0. Now, alam natin na when we draw a tangent line at A, ay at M, there will be a deviation at point A. So, ito yung deviation sa A. So, this deviation, okay, vertical distance na yan, the deviation for a, or the deviation at A, gamitin ko na, so instead of delta, gamitin ko ang deviation as T. The deviation at A, drawn from a tangent line at M, yan yung distance. But notice na, ito, horizontal, ang maximum deflection din, yun na mismo. Ito na mismo yung max. Okay? So, if you can determine the deviation of A drawn from a tangent line at M, we can determine the maximum deflection. So, how will you do that? So, first is, let's try to draw a tangent line sa A. So, I'm going to draw a tangent line sa A, itong yellow. Yan. So, hindi naman perfect, pero nakapagsatsagaan na to. Yun. So, ito yung tan at A. So, meron din siyang deviation dito. So, ito yung distance ng deviation. So, this is the deviation of M, point M. This is the deviation of point M drawn from a tangent line at A. And then, the slope of A, ito yon from the horizontal line hanggang sa zero, hanggang sa yellow, ito yung sa slope sa A. Okay? Since unknown naman yung A, so pwede natin kunin yan. Okay? If we further extend tong A hanggang dito, extend natin hanggang C, laki kasi ng curve ko, pero okay lang yan. I-extend ko yan dito. And hanggang sa baba ng C, ito naman, yung distance na to, this distance, hanggang dito ah, sa point C, hanggang dito, ito yung deviation ng point C with respect to at T dapat. This is the deviation of point C with respect to the tangent line drawn from A. Okay? So, itong yellow dito is tangent line yan ha. Hindi lang mukhang line, pero line yan. Okay? A. Now, from this relation, nakikita niyo yung malaking triangle. Ito yon. So, ito yung malaking triangle. Ipalitin ko lang. So, ito. Ito yung A. Ito yung C. Ito yung deviation. Deviation C, A. Ito yung tangent line. This is actually the slope of A. Yun. So, to determine the slope of A, kailangan mo lang to. PCA. So that, you can... Since using the Pythagorean theorem or slope formula, slope at A is equal to rise divided by run. Rise is T or the deviation of C with respect to tangent line at A over run, distance from A to C. The distance from A to C is 10 meters. Yun. So, meron na tayong relationship. So, we can now start with slope at A. Okay? So, yun. Uy. Ilipat ko lang to kasi kailangan natin tong space na to. Ilipat ko lang to. Okay, so ilipat ko lang siya dito. So, kailangan natin mamaya. Oops, sobra. Okay, so yung triangle na nakikita natin kanina. Ito yan. So yung A, oops, dito na. Ito yung TCA kanina. Ito yung 10. Okay, ito yung kasing point A, ito yung point C. And then theta. Theta A. And theta A now is rise divided by run, which is TCA over 10. Now, okay, kailangan natin. So, where is the best location ng moment center natin? If you're going to draw the moment diagram by parts. Okay? Kung dito sa A, kailangan natin kompletuhin to. Itong 15. Okay, para hindi ko na siya kompletuhin, mag-moment center ko, I will locate my moment center sa point C. Okay, mas mabilis. So, yun, sa drawing lang natin yung moment diagram by parts sa C. Okay, mag-moment ako, yung moment center ko is dito sa my C, point C. Yun, so dito na lang.
So, una, ito, for 83.25, ang moment center will take moment sa C. So, triangle lang to. Eh, yung value niya dyan is 83.25 times 83.25 times 10. So, that will give 832.5 positive. 832.5. And then, for 180, dito yon. Okay, so 180 times 5, that will be 900. So, negative area yon, 900. And then, for 15 times 3 times 1.5, 67.5. This will be a second degree curve. Okay, ito 67.5. Okay, negative. So, n nito is, lagay ko lang dito, n nito is 2. Yun. So, yun, kailangan lang natin yung TCA. Ibig sabihin, yung deviation at C with respect to a tangent line drawn from A. So, from A to C. So, mag-moment tayo. So, para makuha natin yun, ang moment TCA is actually equal to 1 over EI summation moment of areas from, eh, mag-moment tayo sa may C. So, kunin lang natin yung mga area nito. From A to C lang, kailangan natin. So, ito lang. Itong part lang to. So, area ng triangle is 0.5. So, this will be 4162.5. And then, from dito, ang distance niyan is 10 over 3. Dito naman, ang area nito is negative 2250 kasi triangle lang to. And then, ang distance niya from dito is 5 over 3. Yun, so pwede na. So, 1 over EI equals 4. So, 1 over EI DCA. Oops. 1 over EI. Yun, moment. So, 4162. Okay, 0.5 multiplied by 10 over 3. Okay, minus 2250 multiplied by 5. Yun. So, meron ka ng deviation sa C. So, ang sagot dito, deviation 4162.5 times 10 over 3 minus 2250 times 5. So, 10,125. So, 10,125 over EI. And then, we can now solve for the slope at A. So, slope at A now will be 10,125 divided by 10EI. Yun, so meron ka ng slope sa A. So, 1,012.5. 0.5 over EI. Ayan yung slope ng A. So, para makuha mo yung exact ng radians, at for the meantime, ito na lang muna. Slope at A, mamaya na tayo mag-compute ng exact values. Okay, so once we know that, we can now... Okay, we can start sa maximum deflection. Okay, meron na tayong A. Okay, maximum deflection. Since ang slope sa A is relative... Ay, maximum deflection is relative to... slope at A. Okay, para makuha natin yon, notice na dito, okay, simple lang. Yung green area, yung green, okay, ito yung tan sa M. Yan. And then, yung yellow area, ito yung tangent at A. Okay, ito yung slope, change in slope between two points. Okay, yung change in slope ng M to A. Diba? Now, ito rin, this slope, this part, is actually the slope of A. So that the change in slope, dito na lang, the change in slope, oops,
change in slope between point M and point A is actually equal to change or the slope at A, which is equal to 1012.5 over EI. So how is it important in solving the maximum deflection? So how will you use that in solving the deflection? Now we know that the change in slope between two points is using the moment theorem. We know that the change in slope, okay, of between M to A is actually equal to 1 over EI multiplied by the area between M to A. Yan. So ano ba yung area na yon? Ito yon, M. Pero hindi natin alam yung M. Okay? So let's say yung point M is at X distance. Yung point M natin is at X distance from A. So at X distance, ito yon. So let's say X, nandiyan yung maximum slope. Assumption lang natin to, ah. So let's say ito. So ano yung magnitude dito? At X. So magiging AY times X. So 83.25 X. So ito yung triangle niya. So ano daw yung area ng triangle na yan? Or yung, ano yung area na yan? So ang area na yan is triangle. So triangle. So area ng triangle, which is the change in slope between MA is equal to 1 over EI. Area is 1 half yung triangle. Base nun is X kasi hindi natin alam. I-redraw ko na lang dito. Ito, 1X, X. And then, yung magnitude is 83.25 X. So, ayan. So, meron ka ng delta MA. I-substitute mo yung value dito, which is 1012.5 over EI. Is equal to yung sagot nito, which is 83.25 times 0.5 41.625 x squared over EI. Yun. So, ibig sabihin ito, cancel, cancel. So, X now will be, ang assumption natin is, ito kasi, ang assumption natin is nasa right of B, ay left of B, or right of A, between A to B. Now, pag in-assume mo naman na dito sa B, so makukuha mo yung dito sa may makukuha niya. So, check natin, kung ang makuha nating sagot dito is less than 5, then ibig sabihin, tama yung assumption natin. So, yun, solve lang natin. So, 1012.5 divided by 41.625. And then, square root of answer, okay, 4.93 meters. So, ibig sabihin, tama yung assumption because nasa less than 5 siya. Okay? Nasa 0 to x hanggang 5. So, tama to. So, we can now determine the maximum deflection. So, alam mo na yung location ng maximum deflection, malalaman mo na ngayon yung deflection mismo doon. Okay? So, how will you determine the deflection or maximum deflection? Okay, makikita niyo itong triangle na to. So, triangle dito sa M, and then ito. I-redraw ko lang. I-redraw ko lang dito. Okay. Ito yung point A. Ito yung beam natin, di ba? So, ito yung A, point A. Ito yung M. Then, meron tayong deflection doon. Yan. Yan. So, ito yung sa may point M. Okay. Nung nag-draw tayo ng tangent line sa A, meron siyang parang, ganun dito, deviation. So, ito yung deviation ng M with respect to a tangent line drawn from A. Ito naman yung deflection sa maximum deflection or deflection sa M. Ito yung 4.93 meters. Ito yung slope sa A. Now, using the Pythagorean theorem or slope formula, rise divided by run, so theta A is equal to rise, ito, this distance, which is theta max, plus TMA, or the deviation at M, over 4.93. So, kailangan lang natin yung deviation sa MA. So, paano natin kukunin yon? So, dito, magmoment tayo sa M. Okay, i-draw ko lang yon. I-redraw ko lang yung moment diagram by parts nung
from A to M. So from A to M, ito yung beam. Yung moment diagram parts niya, meron tayong reaction kasi dito eh, na 83.25. And then ito 4.93 meters. Dito yung gagawin nating moment center. Kasi yun lang naman ang kailangan natin from A to M. Point M to. Point A. So yung moment diagram by parts niya is dito, multiply mo lang doon. So ito na yun yung value. So 83.25 times 4.93, ang sagot dyan is 410.42. So, 410.42. And then, yung center niyan is, or yung area niya, 0.5 times 4.93 times 410.42, 1011. So, yung area nito, 1011.7 na lang. Okay? And then, yung distance nito, 4.93 divided by 3, is 1.64. Ayun. So, pwede mo nang makuha yung deviation. So, the deviation at M with respect to a tangent line from A is 1 over EI multiplied by yung area moment. So, area, which is 1011.7 multiplied by 1.64. So, TMA or the deviation at M is equal to 1011.7 times 1.64. So, ito 1659. 1659.2 over EI. Now, we can solve the deflection or maximum deflection. So, maximum deflection na ngayon will be 4.93 kay theta A is equal to delta max kay plus the deviation, that is 1659.2 over EI. So, substitute mo lang yung value ng theta A dito. Meron na tayong theta A. Yun, 1012. So, 4.93 1012.5 over EI is equal to delta max plus 1659.2 over EI. So, yun. Pwede na natin makompute yung delta max. Yun. Ano yung delta max? So, 4.93 times 1012.5 minus 1659.2. Ah, nakalimutan natin yung 4 point dito. Ayun, 4 point. So, eto, delta max is 33. So, delta max 3332 3332.43 kamo na lang. Okay? So, may kung may discrepancy man, siguro sa rounding lang. EI. Ito ang unit nito is kilonewton meter cube. So pwede natin solve delta max. Is 3332.43. Multiply ako ng 1000 raised to 4 para maging newton mm cube. And then yung E, ang given, ang given is okay, 21.72 saka 3068. Okay, 21 okay, 720. Ito, newton mm squared. And then, we have 3060 times 10 raised to 6 mm to the 4. Ayan, so pwede mo lang makuha yung delta max. So, ganyan lang. So, 3332.43 minus 1,000 raised to 4, 3,323 times 1,000 21,720 times 21.7 21. Okay, so 50.14 mm.
Yun. So, meron ka ng deflection. Okay, I'll just, I redraw the elastic curve for member A, B, C, D. Okay, so, since alam naman na natin yung A, para lang hindi magulod, maraming ganun naman doon. So, ito yung kanina, if you still remember, ito yung T, C, A natin. Okay, and then ito yung tangent at A. Now, since ang kailangan natin is slope and deflection sa, slope sa C and D, and then deflection sa A. So, let's say, ito yung ganun natin, tangent sa C. Okay, ito yung sa tangent sa C. Yun. Okay? And then, sa D naman mamaya, ito, okay, yung tangent natin dyan. Mamaya na lang yan, hindi pa naman natin kailangan. So, ito, tan at C. Okay, so, notice na ito, yung change in slope. Okay, change in slope. Okay? So, change in slope between CD, CA. So, change in slope between CA. Now, recall that the second theorem, ang change in slope, CA, is actually equal to 1 over EI multiplied by summation of area from that point. In this case, from A to C. From A to C yan. Okay, so, i-rewrite ko lang to, yung green sa yellow, para malaman natin yung relationship. Okay? Ito sa A, and ito naman sa C. Okay. Notice, pag mayroong horizontal line dito, let's say ito yung horizontal line natin. Hindi pa rin. Yan. Yung horizontal line. Okay, so, palakin lang natin. Okay, from this diagram, ang change in slope between the tangent line at A and C, ito yun. Yan. Ito yung change in slope. Okay? So, change CA. Ito yung slope ng C. Tama? Slope ng C. And then, ito naman, slope ng A. So, from this relation, pwede na sabihin na the change in slope is, kasi ito, change in slope of tangent lines at C and A is equal to, ito negative, ito positive, so mag-add yan. So, ito, change sa theta C plus theta A. Nakuha? Bakit nag-add sila? Notice na ito yung opening. Ito yung change in slope. Yung A kasi is, ito yung horizontal line ha. Yung A kasi is counterclockwise yung rotation. Yung C. Yung A naman is clockwise. So, itong change in slope from this diagram, i-add mo sila. Okay? So, in this case, ang kailangan lang natin is yung absolute value yung mga makuha natin mamaya. Okay? You disregard the side. So, solve muna natin yung delta slope CA, change in slope. So, the change in slope between A to C is yung sum of the areas from A to C. Ito yung A natin kanina, point A. A, B, and C, and C, D. So, ito yung area na kailangan natin. 4162.5 minus 2250. So, 1 over EI. Okay. 4162.5 minus 2250. So, yung delta CA or change in slope is negative 1941. Minimental ko pa kasi. 416. Kalkin na lang natin, masigurado. 2250. Okay, 1912.5. 1912.5 over EI. Okay, so yung unit nito is kilonewton meter square. Now, para malaman natin yung slope sa C, subtract lang natin. So, change in slope, which is 1912.5 minus ng slope sa A, which is 1012. Okay, nasolve na natin to. 1012.5. Okay, divided by EI natin.
So, yun. So, meron na tayong chain or slope sa 19, 12.5 minus 10, 12.5. So, 900 ang slope sa 6. 900 over CI. So, anong ganun yan? So, ilagay ko na lang muna dito. Mamaya na tayo compute yung kung talagang mga values niya. So, 900 over yellow dapat. Para pare-parehas. Okay. So, delta C. 900 over EI. So, ilagay mo na lang yung sign. Ay, yung rotation. So, yung rotation nito from the horizontal sa A. Ayun. Paganito siya. Okay? So, kaya positive. Ito naman, yung A, ang rotation nito from the horizontal sa theta. Theta. So, yun. So, meron na tayong C. Ang kulang na lang is yung D. Okay. Yung D naman, mag-draw tayo ng tangent line dito sa by D. So, let's say ito yung tangent. Oh, kapalan natin ng konti. Oop. Yun. So, let's say ito yung tangent at D naman to. At D. Okay, so... para dito na relation naman, okay, drawing ko lang yung green and yung alamang kulay to. Magenta. Okay. Ito yung change in slope. Kung i-extend natin to, ito yung natin kikita natin change in slope. Oop. Bias. Hindi dapat green. Dapat white. Okay. Change in slope between D and C. Yun. So, drawing ko lang dito. So, again, ang slope naman ito, change in DC, or change in slope between D and C is equal to 1 over EI ulit. First moment theorem to, summation of area from C to D naman to. Yun. So, ito, yung green, drawing ko yung green, and ito yung magenta. Ah, sorry. Ganyan. Yun. So, ito yung change in slope. Okay? Yung mga ginagawa ko na to, pag-quiz, hindi na kailangan gawin to para lang ma-emphasize yung discussion. Mahilig kasi ako magsulat. So, DC. And then, let's say, meron akong horizontal line dito para sa reference. Okay, horizontal line yan, ha? Ito yung slope sa yung green. Okay. Ito yung slope sa C kanina. And then, yung magenta para dito. Ito naman yung slope sa D. Okay, so from that relation, makukuha natin ang slope sa C, hindi, the change in slope, change in slope is equal to, okay, the slope at C minus slope at D. Now, meron na tayong slope sa C. Nakuha na natin yan. So, kulin na lang natin yung change in slope. So, change in slope between D to C is the summation of the area from D to C. So, ano ba yung area doon? Ito lang yon. D to C. So, kunin lang natin to. Okay? Yellow. Para ganun. So, yung area nito is... Okay. So, yung formula dyan is 1 over n plus 1. Okay? 1 over n plus 1 base times height. Okay? So, area. So, spandrel. So, ito n is 3. Ay, 2. So, 1/3 base times height. Or parabola. Ay, spandrel. Sorry. 1/3 base, ang base natin is 3 meters. 3 meters kasi ito. Okay? You should remember 3 meters siya. So, 1/3 base, 3 times height, 67.5. So, negative 67.5 meters. And then, yung location niya from, hindi, area lang pala, no? Ayan, area lang pala. So, hindi natin kailangan yung location. So, let's say kunin natin yung location na lang from, kailangan naman natin mamaya. Isa na lang. Okay, from D. Okay, yung distance niya from D is, again, ito, 1/4. 1/4 dito, 3/4 naman from D. So, 3/4 of 3 is 2.25. So, 2.25. Tingnan natin kung magagamit natin mamaya. So, yan. So, pwede na.
So, yung area doon is 1 over EI. Oops. 1 over EI multiplied by yung area, 67.5. Negative yun. Okay, the change in slope DC. Okay, tama yung assumption natin. Yung change in slope, ito. Okay, ito. So, 1 over, so negative 67.5 over EI. Again, when we compute the slope dito, okay, hindi mo na kailang i-carry yung sign. Okay, kunin na lang natin yung absolute. So, delta D. Okay, delta D is equal to slope at C minus yung slope sa change in slope sa DC. Okay, so, solve na natin lahat. So, change, the slope at D, slope at C, ano ba yung slope sa C? 900. So, 900 minus 67.5 over EI. So, delta D, theta D, or slope at D is 900 minus 67.5. Ayun, 832.5 over EI. Ang rotation nito is okay, positive. So, ibig sabihin, ito yung horizontal line, ito yung tangent, theta. So, sulat ka lang dito para isolve natin mamaya. So, theta D or slope sa D is 832.5 over EI and then ang rotation niya from the horizontal line at theta. Okay, next. Yung last na unknown, yung slope. Ah, hindi. Dito. Ano na yung hanap natin? Deflection. Tagal pa bago nandito na. So, deflection. So, yung deflection, paano natin makukuha yon? Okay, dito sa D, yun. Okay, dito na lang. Deflection sa D, dito na lang tayo na part. I-drawing ko lang ulit yung diagram doon. Okay, so, yung i-drawing ko lang yung D, yung C to D, number C, D. Ito yun. So, 3 meters kasi ito eh. Okay, so, C, and then D. So, 3 meters. Ito yung parang elastic curve natin doon. Yeah. So, ito yung sa C kanina, ito yung sa D. So, eh, meron tayong tangent line kanina sa C ulit. Okay, redraw ko lang to. Ito yung sa C, and magenta yung sa D. Yan. Notice na ito yung hinahanap natin. Okay, this distance. So, yung distance na yan is actually the deflection at T. Now, ito naman is, ano to? Okay, meron tayong deviation dito. This is the deviation at D drawn from tangent line at C. So, if we can determine that, mapapansin mo, makakabuo tayo ng triangle kasi meron kang theta C dito. So, yung triangle na yon, if you can imagine, ito yon. Okay, ito yung theta C. Ito yung deviation sa DC plus delta D. If we can only determine the deviation sa DC, 3 meters to, we can determine the deflection. So, that theta C is rise divided by run, which is deviation sa D plus deflection sa D over 3. So, delta D or deflection sa D is 3 theta C minus the deviation sa D drawn from tangent line at C. So, kailangan natin yung deviation dito. So, paano natin makukuha yon? Kaya kinuha ko yung distance kanina. So, area moment. Ang area dito is 67.5. Ang moment arm is 2.25. So, deviation sa D, TDC is equal to 1 over EI multiplied by yung area moment. So, TDC or the deviation sa C is 1 over EI. So, multiplied by 67.5. Negative yun. The negative area. So, negative times 2.25 times 2.25 over E. So, TDC
Okay, negative yan kasi yung deviation natin is below the tangent line or above the elastic curve. Kuha, kaya negative. Kaya tama itong location or position ng mga tangents natin. Okay. So, TDC is 67.5 multiplied by 2.25. So, yun. So, 151. Negative 151.875 over TI. Now, when you substitute TDC here or the deviation sa D is you can disregard the sign. Okay? Yung sign lang to indicates kung saan yung deviation natin. But when we compute the deflection sa D, disregard yung sign dito. So, theta D. Our deflection at D is 3 theta C minus the deviation 151. Substitute na lang natin. Meron na tayong 3. Yung theta C is 900. Ata yung theta C. So, yung theta C, ayun, 900. We have 900, okay, minus TDC, 151.875. Ah, hindi. Yung 3 lang pala ang nakagalong doon. So, over EI natin. Yan. So, delta D is 3 times 900. Okay, minus 2548.125 over EI. So, calculate lang natin to. Again, ang unit nito is kilonewton. Kilonewton meter cube. So, delta D. Yan, tapos na. 2548.125. Multiply ako ng 1,000 raised to 4 para maging newton mm cube to. Divided by ang E is 21.72. Yes, 720 newton mm squared multiplied by 3060 times 10 raised to 6 mm to the 4. Yun. So, meron ka ng delta D. 2548.125 21.72 times 3060. Okay, in terms of millimeters, ang sagot is 38.34. Okay na to. So, 38.34 mm. Ayun, meron ka ng deflection. Okay, and then para dun sa mga slope, okay, sa part D na tayo, okay, part D is yung magnitude ng mga slope. So, start tayo sa theta A. So, theta is 1012.5. Ang unit nito is kilonewton meter squared. Over EI, multiply ko to ng disregard na lang natin yung unit dito. Dati ko nang i-multiply. Multiply ko na dati ng times 1,000 raised to 4 para maging newton mm squared. And then yung E is 21,720 newton mm squared. And then 3060 times 10 raised to 6 mm to the 4. Okay. So, para maging angle or degrees, 180 over 5. Yun. So, ano yung slope sa A? 21.72 times 3060. Okay, medyo marami-rami itong nagawa natin dito. Okay, 0.872 degrees. Ang rotation nito is clockwise. Next. Okay, theta B. Sundan ko na lang to. At theta C para hindi pala natin kinuha yun. So, theta C, 900. Theta times 1,000 raised to 4. Divided by 21,720.
divide by 30 is 60 times 10 raised to 6. Then times 180 over pi. So, yun. Hmm. 21 times 30, 60. 180 over 900. So, yun. So, times 180 over pi. Kaya pag-calculate. So, 0.076. 0.776 degrees. Again, ang rotation naman nito is counterclockwise. And last but not least, 832.5 times 1,000 raised to 4 over 21,720, 1030 times 10 raised to 6. Okay? So, times 180 over 5. So, equal to 832.5 times 1,000 raised to 4, 21,720 times 3060. Ba't na may ganun dito? Mali yung masulat ko dito. Control C na lang, mali. 3060 times 10 raised to 6 times 180 over pi. Yun. 832.5 times 180 over pi. 0.718. And then ang rotation nito is clockwise. So yan. Yan na yung mga slopes natin.